Hello guys, good morning, good afternoon, good evening to all of you all over the world. Now guys, may panibago na naman tayong recipe at rin po sa paborito kong pagkain Pinoy, ang aking special na chapsuy. Ngayon po guys, ipapakita ko po sa inyo at isashare ko po sa inyo ang aking mga tip kung paano mapapasarap ating mga lutuin, especially kung magluto po tayo ng ating chapsuy. Ngayon po guys, start na po tayo. I hope tapusin niyo po itong video nito kasi po exciting at marami talaga kayo matututunan pag napanood niyo po ang buong video ng aking pagluluto about sa chapsuy. Now guys, start na po tayo in 3, 2, 1. Hello guys mga kabayan, ito na po ang aking ingredient sa paggawa ng chapsuy or special chapsuy. Meron po tayong cabbage, broccoli, bell pepper. I use combination of red, yellow, and green bell pepper. We have carrots, green beans, cauliflower, squid or pusit, and shrimp or hipon. Gagamit din po tayo ng liver chicken and chicken, zucchini. Meron po tayong bibiyang corn and sweet corn. Gagamit po tayo ng skin or taba ng manok para po pagmamantikain natin siya at gagawin po natin chicharon. Yung chicharon magsisilbing tapis mamaya sa ating finished product na chapsuy. Gagamit din po tayo ng celery, black pepper, onion, salt, olive oil, fish sauce or patis, garlic, and sesame oil. At gagamit din po pala tayo ng katas ng ulo ng hipon. Ito po ang magsisilbing pampalasa sa ating chapsuy. Guys! Ito na po lahat ang ingredients sa paggawa ng aking chapsuy or special chapsuy. Now, start na po tayo magluto. Hello guys! Ngayon po mag-start na po tayo magluto ng ating chapsuy. First, ang gagawin muna po natin, pagmamantikain muna po natin ang balat na manok or ang taba na manok at gagawin po natin siya chicharon. Ito po siya. Lagyan po natin siya ng 2 spoon of water. Then, lagyan po natin siya ng konting bawang, konting asin, at konting black pepper. Ayan po. Ang gagawin po natin dito is pagmamantikain po natin para maging siya ang chicharon. Mabilis lang po ito, 2-3-5 minutes. Tapan po natin. Pag naging chicharon na po siya, narin po natin lulutuin yung ating chapsuy. Diyan lang po ang ating apoy dito kawayan. Huwag niyo po lalasin ang apoy. Diyan man natin na po siya maluto. Ayan po guys, pwede na po ito. Pwede na po natin alasin. Yung po pala mantika ng manok, pwede po natin siya ipanggisa sa ating chapsuy. Or pwede niyo po siyang hindi gamitin. Pero po sa akin, gagamitin ko po siya. Kukuha po tayo ng isang kutsara. Set aside po natin ito. Ipapantapins po natin mamaya. Lagyan na po natin ang olive oil. Start na po tayo magluto. At nalagyan ko rin po siya ng konting mantika na galing po dyan sa taba ng manok. Ngayon po, mainit na po ang ating oil. Ilagyan na po natin ang ating bawang. Ang ating sibuyas. Ito ang bawang niya. Combine po yung olive oil at saka yung taba ng manok, yung mantika ng taba ng manok. Nag-combine ko po siya. Slightly brown lang po yung ating garlic and onion. Then pag slightly brown na po siya, ilagay na po natin lahat ng ating
chicken. And po guys, steady pa na po siya. Lagyan na po natin ang ating chicken. Laksan na po natin ang apoy. Kaba yan. Kasi pagluluto po ng sapsoy, madalian lang po yan. Half cook lang po. Wait na po yan. Kapag nagluluto po ako ng sapsoy, ang gusto ko po sa gulay niya is half cook. Lahat po ng gulay half cook. Takpan po natin ang chicken ng 3 to 5 minutes. Ayan guys, open na po natin siya. Ayan, ang ganda. Lagyan na po natin ang liver chicken o chicken liver. Ayan po, halo na po tayo. Ayan po, medyo luto na po yung atay. Lagyan na po natin ang ating shrimp at ang ating squid. Ang puso at ang hipon. Halo na po. Ayan, ang baho na niya guys. Takpan po natin siya ng 3 minutes. Yan po guys, open na po natin. Ayan. Ang ganda na. Lagyan na po natin ang katas ng unang hipon. Ayan. Lagyan na po natin ang patis, ang paminta. Mag-add po tayo ng 1 cup of water. Ayan. Lagyan po natin ang asin. Then takpan po natin siya, pakulan po natin hanggang kumulo. Then pag kumulo na po siya, ilagay na po natin lahat ng gulay. Ayan guys, kumukulo na po. Guys, ang gulay po natin is pagsasama-samahin na po natin lahat. Kimimix na po natin siya lahat. Wala akong problema kung sama-sama yan. Ang ating repolyo, ang ating sweet corn, young corn, ang ating broccoli, cauliflower, carrots, sushini, ang ating beans. Then, mix po natin siya. Niya. Guys, ang ganda po ng kulay ng ating chop suey. Very colorful. Pag kumulo na po ito, ilagay na po natin ang lahat ng natitirang sangkap. Kung gusto niyo po guys paraming sabaw, it's up to you po guys, mga kabayan. Hindi po kayo mag-add ng a little bit of water kung gusto niyo po medyo masosaw yung chapsuy. Pero para po sa akin, ang gusto ko po sa chapsuy, hindi siya masyado masabaw. Tama lang po yung sauce niya. Takpan po natin siya ng 3 minutes, 3 to 5 minutes. Guys, gagamit din po pala tayo ng corn flour. Ito po siya, corn starch. Hindi ko po siya naisama kanina sa pag-ibigay ko ng ingredients. I-dissolve niyo po yung cornstarch sa water. Ito po siya. Ito po ang magsisilbing pampalapot sa ating chapsuy. Ayan guys, kumukulo na po siya. Open na po natin. Oh, ang ganda na. Sarap. Baka po na amoy. Ayan po, gusto ko sa chapsuy half cook. Lagyan na po natin ang ating cornstarch. Ayan. Ayan guys, oh. Ganda. Lagyan po natin ang ating sesame oil. Ayan guys. Katayin na po natin ang apoy guys. Dito na po ito. Ito na po ang ating chapsuy. Ready for plating. Tikiman na po guys, mga kabayan. Titikman na po natin ang ating chapsuy. Yan po siya.
Magpe-plating na po tayo, guys. Ang aking special chop suey. Hello, guys. Ito na po ang aking finished product na special chop suey. Ayan po siya, kabayan, guys. Ayun, pagustuhan niyo po. Ayan po guys, itikman na po natin yung aking nilutong chop suey. Hello guys, mga kabayan. Ngayon po, nakatapos na po ako sa pagluto ng aking special chop suey. Ngayon po, titikman ko na po kung ano po ang lasa ng aking niluto, kabayan. Tikman na po natin, kabayan. Ito po siya, mga kabayan. Ayan po siya. Ayan. Ngayon po guys, tikman na po natin. Ito po, tikman ko na po. Sarap po. Sarap. Tama-tama lang po yung timpla. Hindi po siya maalat. Hindi siya matabang. Tapos yung pong sauce niya, tama-tama lang po, hindi po siya masyadong malabnaw. Hindi siya malapot. At lasang-lasa po sa sabaw yung nilagay kong ulo ng hipon. Sobrang sarap po talaga ng ulo ng hipon, yung piniga. Napakasarap po talaga sa mga lutuin. Dapat guys, huwag niyo po itatapon yung ulo ng hipon kasi po talagang masarap siya sa pampalasa sa mga lutuin. Lalo pag yung mga lutong bahay, especially kung may mga party po kayo, hindi po nawawala may hipon. Dapat yung po mga ulo ng hipon, huwag niyo itatapon. Idikdikin niyo po sa almares or kung meron po kayong food processor para magiling or ma... Hindi naman siya masyadong giling, tama-tama lang. Then, lagyan niyo po siya ng tubig. 3 cups, 2 cups. Then, salain niyo po. Okay na po siya maging shrimp stocks. Then, gumawa po ako ng chicharon. Ito po siya, oh. Ito po yung skin at saka yung taba na manok. Pinagmantika ko po siya. Ginawa ko po siya ng chicharon. Kasi masarap din po ito sa lutuin. Ito po siya, guys. Kakainin ko po. Sarap. Itong. Lagyan po lang ng kanin. Yan po tayong kanin. Sarap po. Tapos yung mga gulay po ng chop suey, bali half cook lang po siya. Hindi ko po siya in-overcook. Maritong pa rin po siya. Tignan niyo po guys, oh, malutong siya. Kakainin ko po siya. Sarap po. Kanin. Lasang-lasa din po yung atay na manok, yung hipon, yung chicken, tapos siya po yung squid. Sa pagluto po ng gulay, kahit sa mga pagigisa, hindi naman po kailangan na maraming sangkap. Basta meron po kayong atay na manok at saka konting seafood, konting shrimp, konting pusit. Okay lang po yun. Kung nasa Pilipinas po kayo, pwede naman kayong bumili kahit mga isang guhit na atay, o kahit 1/4 na atay, 1/4 na pusit. Then pag nakauwi na ho kayo, hatiin niyo pa ho yun kung sakali magluto pa kayo ng mga ibang putahe. Pwede po ang panggisa sa ibang gulay yun. Kung may pressure naman kayo, ilagay niyo na lang po. Sa pagluluto po ng ginisang gulay or kahit sa chop suey, hindi naman po kailangan na maraming sangkap. Yun po sa akin, kaya po ito medyo marami to kasi medyo mura po ang pilihin dito, kaya sinasamantala ko na kasi pag sa Pilipinas, nako, ang mahal. Yun po pala ang paglagay ng sesame oil. Bale, ano po siya, optional. Kumbaga, nilagyan ko lang po siya kasi po, gusto ko lang po ma-enhance yung amoy or magkaroon siya ng konting aroma. Kasi po nakakapagpadagdag po ng ano yan, bango sa ating lutuin. Huwag nyo pong kakalimutan maglagay ng celery or ng kinchay. Kasi po mahalaga po sa chop suey ang celery or ang kinchay.
wag nyo pong kakalimutang maglagay. Isa po yan sa nagpapabango ng ating lutuin, especially pag sa chapsuy. Kung wala po kayo sa simoy, wala akong problema. But don't forget to put celery or kinchay sa ating chapsuy. Especially kailangan po ng atay kasi po nagdadagdag din po ng ano yan, ng pampalasa sa ating ano, sa ating sabaw ng chapsuy. Of course, yung pong shrimp, yung pong chicken, huwag na ho kayo masyado maglagay ng chicken, yung mga chicken breast or yung laman ng chicken, yung chicken breast or laman ng chicken. Kahit hindi na po kayo maglagay masyado, kahit konti na lang, para yung ginawa ko, konti lang po. Kasi po, okay na po yung hipon, atay, at saka yung pusit, kasi malasa na po siya. Kahit nga po wala na po, ano eh, wala na po siyang pusit or hipon na lang po, at saka atay, okay na po yan guys. Tapos yung may taba na manok na pinagmantika ko, okay na po yun. Kasi mayroon lang po ako mga natitira pa mga sangkap, kaya naidadagdag ko po sa aking mga recipe. Kasi po, pag nag-grocery po ako, kasi sa sobrang mura po ng bilihin dito, sinasama-sama ko na po. Then, kung may mga recipe ako sa panibagong recipe, i-divide ko na po siya. Kasi po, ako lang naman po ako kumakain eh. Kasi kung marami ang lulutuin ko, wala akong kakain. Pero yung po mga ibang luluto ko, nagbibigay po ako sa mga kapwa-nurse ko dito, yung mga kaibigan ko. Yun yung mga kapwa akong Pilipino dito, nagtatrabaho, dinadalang ko pa sila ng pagkain. Then, nagpapasalamat naman sila kasi po, nakakain po sila ng lutong bahay. Di masaya-masaya nga po sila kasi po, nung nalaman na lang nagbablog ako dun about sa pagkain, about sa food, then dadalang po sila ng mga recipe ko about sa mga pinapisineshare ko sa inyo, tuwan-tuwa naman po sila. Pero hindi ko po lahat na bibigyan kasi po ipipid ko naman po sila ng lahat, napakarami. Pero yung pong malalapitan po dito, nabibigyan ko po sila, then basta po kaya po ba eh, walang problema, no? Then guys, maraming salamat po pala, then sana ho nag-enjoy po kayo sa pinakita ko at na-share ko sa inyong video about sa pagluluto ng chapsuy. Pero ang sabi ko, don't forget to subscribe my channel. And also, don't forget to click the notification bell para po sa ganun. Madali po kayo ma-notify sa lahat ng gagawin kong upload na new videos. And also, follow me on my Instagram account and my Facebook account. Gaya po na sabi ko, yung pong Facebook account ko is bago lang po siya guys. Kaya kukunti po ako mga friend ko doon. Kasi po yung dati kong Facebook is na-disabled. Nahak po yung Facebook ko. Then guys, maraming salamat po sa, I hope nag-enjoy po kayo sa binigay kong tip at sana i-share ko sa inyo ang pagluluto ng chapsuy. Sana po nag-enjoy po kayo. And guys, sa gaya po ng sabi ko, marami pa po at maraming pa po ako i-share ng mga recipe na talagang mag-enjoy po kayo at marami pa po kayo matututunan sa mga recipe ipapakita ko sa inyo guys. Then guys, maraming salamat po and I hope hindi po kayo nagsasawa sa lahat ng video na ipinapakita ko at na-share ko sa inyo mga recipe. Hanggang sa muli po guys. Maraming salamat po guys. Bye. God bless you all. Thank you po. Salamat po. Happy cooking.